still a bit dark and outside by 6. Hi guys, good morning everyone. Kakagising lang po namin, we're going to work. The time is 5 a.m. so we wake up early to go to work and to get ready, and magluluto po kami ng breakfast. Kumakain po kami ng breakfast oats, yan po ang kinakain namin, and mag-coffee na lang din po tayo. So 5 a.m. po in Australia is madilim pa rin po, 5 a.m. so meron ng lighting pag 6 a.m. na po. Anyway guys, let's get ready to go to work. Tinis po tayo ng ating ipin. Ito po yung lunch namin. Lagay na po natin yan before we forgot to bring po tayong kutsara. Simula na po tayo magtining. So yung tinitining po naming punuan is malalaki. Compare po before is yung punuan is maliliit. Oh, ganito po. The same pa rin po. Nagtatanggal pa rin po kami ng prutas. Tinitining pa rin po namin yung punuan. Bawal po sila dikit-dikit. Dahil pag nagka-dikit-dikit is hindi po sila lalaki. So, ginagawa lang namin kung anong pinapagawa sa amin ng taga-farmer. So ayan, kagaya po nito, dalawa. So, kailangan tanggalin po yung isa para lalaki po talaga ng maigi itong prutas. So, yung sa taas, hindi namin maabot. Meron pong machine na kukuha po dyan. Lagi talaga umiinom tayo ng tubig para hindi ma-dehydrated. Ang lamig po this morning, sobrang lamig yung kamay ko. Hello, doggy. Meron aso. Meron kasing nagtatrabaho sa kabila. Meron siyang aso, tahol ng tahol sa akin. So, continue work na po tayo. Hi, honeybee! Hi. Si David, nandito lang po sa kabila. Natapos na namin ang itong row. Natapos na namin natining. Medyo mahaba po yung row. Both side, tapos na po siya. Punta po tayo sa susunod na punuan, which is dyan lang po, next. Trabaho po tayo! Tining's life! Tayo po ay kakanta na lang. Ang gantong trabaho po, minsan nakaka-board, pero kailangan mo lang talaga mag-keep going work para maaliw yung sarili mo. Maganda po siya dahil I work with my husband, nagtulungan po kami, ganun po talaga yung life. Basta magtulungan po kayo is meron po talagang magandang future. Hi guys! Kailangan po talaga inom po ng inom. We always need to drink water. Kasi
sasakit agad yung ulo mo pag na-dehydrate ka. Kanta na lang po tayo para mabobore. Baka uulan. I'm falling for you. So break time po muna tayo guys kasi sakit-sakit na yung mga likod natin, parang matanda na. So guys, I remember back last 2018. That's the first time I arrived in Australia. When I first arrived in Australia, nag-stay po kami for a few days to my mother-in-law and my father-in-law. And after that po guys, after that mga few days, is nag-start traveling na po kami. So is actually, is yung first po talaga naming bahay na sasakyan is camper van. So yun po talaga ang first namin sasakyan na doon po kami nakatira. So yung first time ko po talaga na natulog po sa camper van, I'm a bit worried baka may babasag po sa salamin while we camping somewhere else. Alam niyo po, hindi po, dahil it's my first time na tumira po sa camper van and it's my first time na matutulog po sa camper van. As in, parang takot po ako talaga until I'm get used to it, na parang safety naman po dito sa Australia dahil marami pong nakatira po sa sasakyan and then marami din kaming kapitbahay. So that's our first camper van po talaga na tumira po kami dyan until I got pregnant. So until po I got pregnant, takatira pa rin po kami sa camper van. Until Sylvester was born, tumira pa rin po kami sa camper van. Until we realize po na maliit po yung space ng camper van. And we decide po na bumili po kami ng caravan. That's why we are living in caravan. So that's the story po guys kung paano po kami nagsimula tumira sa caravan from camper van. I'm very content po dahil some people po dito sa Australia is yung ibang backpackers is nakatira po sila sa tent. Pag winter is super malamig and pag summer is super din very hot. So that's why po talaga magiging contento po tayo kung anong meron dahil na-realize kung anong meron kayo compare sa iba, di ba? Salamat po sa inyong panonood. Continue work po kami today until mga 3 PM at uuwi po kami. So salamat po sa inyong panonood po guys. So 15 minutes lang po kami break. After that, mag-work naman mga 2 and a half hours. And after 2 and a half hours is mag-lunch po kami. After lunch, work naman for 3 hours and going home. So that's all for today guys. Salamat po sa inyong panonood. Don't forget to subscribe my YouTube channel and share and leave a comment. Thank you. Bye!